Hindi nga namin alam eh. Uy, si Nel! Ano ba nangyari kung ni Repeke? Nagugutom lang yung si Pedro. Para makakain ng maga, tinugtog na niya yung kampana. Para namang hindi mo kalala yung alaga mong yung bramas. Pwede pala si Pedro eh. Tiga! Ano ba nangyari? May napanahon na akong mga taon pa pa rito eh. Ha? Saan? Diyan sa tumana. Ha? Magandang araw po. Magandang araw din po naman. Ito po ba ang bayan ng Santa Quiteria? Ito nga po. Takang, mukhang may kadalangan ng tao rito. May kadalangan nga po dahil maliit na naman ito. Ba, maraming tuba rito. Yan ako marami dito. Ito ba? Marami rin ho kami. Babalik na lang ho. Ang sige po. Magandang babae pala dito sa Santa Quiteria. Hoy, babae! Nasaan ang mga tao rito? Marahil ay nasa simbahan. Marahil? Bakit? Hindi mo ba natitiyak? Ano ba yung tinatanong mo? Ano yung tinatanong ko kung nasaan ang mga tao rito?
Ano ba sa palagay mo ang kaharap mo? Ang ibig ko sabihin eh, yung mga kasamaan mo dito sa baryo. Nasa simbahan sila na. Natakot sila sa inyong pagdating. Wala bang konstabularyo rito? Pulis o taon labas? Ang Santa Quiteria ay tahimik na lugar. Hindi kami nangangailangan ng pulis o konstable. At kayo lamang ang kauna-unahang mga bagong mukha na dumalaw dito. Magaling pala itong bayan to! Wag daw! Uba! Masakap ng tumari doon! Tagayan mo kagad ako! Sandali lamang. Ito yung pinagbibili at hindi pinamimigay. Huwag kang mag-alala. Babayaran ko lahat ang tubari ito. Lahat ba ng babae rito eh, kasing ganda mo? Binibiro niya yata. Ah, hindi. Eh, ano ba ang pangalan mo? Babin. Ako naman ay si Magno. Oo. Galing pa kami sa bayan ng San Mateo. Sino siya? Isang katulong namin. O kayo, ano pa inintay nyo? Uminom na kayo ng tubaron. Balbina, pagsabihan mo ang mga taong bayan dito na huwag silang matakot sa atin. At ipaabot mo sa... Teka muna. Ako ba yung utos mo? Ha, hindi. Kung maaari sana eh, ipabot mo sa mga namumuno ng bayang ito na gusto silang makapanayam. Makakarito. Puto mo ngayon, lumayak na kaya kumating na rin ako. Baka nakita yung mga kabas. May nervous lang ako. Maaari ba? Makikita yung ibig kayo. Marating si Balbina. Oh, ano Balbina? Nasaan ang balita? Ano balita? Nasaan ang mga tao yan? Nasaan ang pinama. Eh, hindi ba nila sinabi kung anong kailangan nila dito? Hindi nila sinabi. Ngunit ang pinasasabi ng kanilang pinuno ay huwag daw tayong matakot. At kung maaari daw, ay ibig niya makausap ang mga namumuno sa lugar nito. Naku, eh ako yun na. Aba, matawag! Baka kung anong gawin siya ng mga tao yun. Oo nga, pero kinakailangan mapilitan kong kausapin sila para malaman ko kung anong pakay nila dito sa Santa Quiteria eh. Tama si Tata Dupino. Magdina, ano ba talaga ang tingin sa mga yun? Ang tingin ko sa kanila ay mga pilisan. Naku, naloko na. Ngunit wala tayong magagawa kung tayo ay lalaban. Kaya ang pinakamabuti natin gawin ay pakitaan na lamang natin sila na maganda. Ano kaya nararapat natin gawin? Baka pagkatapos na pakitaan natin sila ng kabutihan eh. Masama naman ay ganti nila sa atin. Ninay, nanas nila. Pagigay ko na. Okay. Kung sa bagay ay tama si Tata Dupino, hindi natin alam kung ano kanilang gagawin. Pero, delikado ka nina. Maganda ka palaman. Kaya, kung ako ikaw, para kahit na makita kanila at hindi kang nagambalain, ay magbalak kayo ka malaman ng isang ayos matanda. Tama si Balbina. Ah, Tata Dupino. Ah. Sasabihin ko na po sa kanila na makikipag-usap kayo. Oo, Balbina. Salamat sa'yo. Sasabihin na po ako. Ikaw na ang bahala sa kanila, ha? Apo. So, tayo na umuwi tayo. Doon tayo siya may gulo dumaan. Ayun na. Kasama si Do. O sige, tali na ang mga kabayo. Yung mga kardumay ito, ito ba na? Ano mo? Mga kabayo. Ano ka? Ah, Magno. Sinabi ko sa kanila. Ha, salamat sa'yo. Sige, higa po siya. At bantayan siya mabuti. Ah.
Sige, gagawin natin ngayon. Sige, may damit ko. O sige, kunin mo. Kunin mo. Patali ka. As ito, magpraseng ka nun. Dali mo! Dali! May dali mo na. Pumili ka na dyan. Pumili ka na yun. Baka papali ka yung gagawin natin sa buka mo. Sila kaya tayo? Kung kagalawin ang buhok mo, ha, baka maalis yan. Nalilipit ang buhok ko. Oh, paano, Tang? Pwede na kaya ito? Pwede. Hindi, tinan niya itsura ko. Pwede na kaya yan? Oo, oh, hindi ka na mamumukha niya. Ito kamay ko kaya. Tama na yan, tama na yan. Pero hindi kinakalaan diretso, kinakalaan. Nakayukot ka. Yan? Oo, oh, tsaka mukha mo. Medyo ikulubot ko ng konti. Huwag kang iisi. Nakalaan po mo. Yan. Saka ang mata, ha? Tandaan mo, medyo malabo, ha? Okay. Yan. O. Paano? Ah, galal-galal. Galal-galal ang boses. Teka nga, teka nga. Sino mo ba ako dito? Ibig sabihin, anong niyo ako? Kapatid? Ay, hindi. Kunwari, ikaw ang nanang ko. Ah, matandang-matanda ako. Oo, matanda. Oo, sinirin na. Yan. Madalang na, ha? Teka, saka lang baston. Oo, talaga mananak itang balakang ko dito. Isuko ng bitana. Oo. Medyo mataas-taas na mga na, hindi ako mahirapan. Subukan nga. Oo, ayun, pwede nyo. Yan. Lakad. Dahan-dahan, ha? Kunwari, mahinang mahina. Oo. Oo, mahali na. Patagatino! Ba. Dito. Bakit? Yung sindang. Yung sindang. Oo. Yung sindang. Ah, yeah. Ba, bakit? Ha? Sabi ko na sa'yo, hindi ka mamumukhaan eh. Oh, naniwala ka na sa akin. Nakala ko. O, bakit sino? Mga tulisan. Nagiinom ang kalabaldina. Napagdaloko na. Baka pagdalasin yung puma dito, makita si Ninay, ah. Ha? Mabuti pa eh. Pumunta ka lo, magbantay ka. Baka mabuti sa tindahan na, dyan ka lang. Magbantay ka, dali. Tang? Mabuti mo kaya. Imbis na maghirap-hirap po ako ng pagbibihis at paghirap ng matanda, eh. Lipat na lang tayo sa ibang bayan. Lipat sa ibang bayan? Oo. Pwede hindi tayo maaaring malawag ng bahay. Nakita ko sa kapaligid yung matulis na yan. At ikaw, sandal mo. Huwag kang mananaog ng bahay. Kahit pa kahit ako magdadala sa'yo. Kahit anong kailangan mo, ako bahala. Basta huwag kang mananaog ng bahay. Problema ko ngayon. Sabi ang gabi. Pero ako makausap itong pinuro ng tulisan. Hindi ko malaman kung ano siya sabihin sa akin. Pwede mo kang pumunta. Huwag pumunta. Eh, kung sila pumunta dito, makita si Ninay. Pumunta ka na. Kayo pala si Mang Dubin na tinintin sa bayan ito. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Wala kayong dapat ikatakot sa aking pangkat. Silang lahat ay sumusunod sa aking ipinag-utos. Kaya, wala kayong dapat ikabahan. Sabi naman po eh, tahimik na maumayan. Kung pagkain o inumin na kailangan nyo ay inahanda kami mag-ibigay. Mabuti't napunta riyan ang ating usap. Aming kailangan. Hindi pagkain ang pakay namin dito sa Santa Quiteria. Eh, ano pong kailangan ninyo? Tatang, huwag na kayo magmahang-mahangan pa. Hindi ulol si Magno. Upang magaksaya ng panahon at pagod sa isang bayan na katulad ito. Nalalaman ko na meron kayong malaking kayamanan dito. Kung ano at kung saan, yan ay hindi ko pa alam. Pero natitiyak ko sa inyo na meron. Mabuti pa.
Para wag na tayo magatsaya ng panahon na tagot, ay sabihin nyo na sa amin. Pero wala po naman kaming natatagong kayamanan dito eh. Wala? Opo, totoo po yun. Wala pong kayamanan dito sa Santa Quiteria. Huwag mo akong patawanin. Kung sa bagay, hindi naman ako nagmamatay. Pero ito ang tandaan nyo. Kung gano'ng tagal na ititigil namin sa bayan nyo, ganyan din sa tagal ang peririsyo nga abutin nyo sa amin. Huwag ka na magsalita ka! Tahan nyo ang mga taong kinikilala sa bayan ito. At sabihin nyo sa kanila, ating pinag-usapan. Parang! Kain mo sila sa ating mga tawan. Sige, lumakad na kayo. Tama! Kasamaan ba yun? Ay nakatali? Lagay ko, biyag nila yun eh. At saka mukhang sundalo pa eh. Ano naman nalaman? Eh da kasi, naka-uniform eh. Kaya lang, punit-punit na. Inilay, isahan natin. Dalantunin natin ng pagkain eh. Manoko pa ba? Hindi ba kami nabili ng tatang huwag tayo kaalis dito? Kawawa naman eh. Lagay ko, gutom na yun eh. At saka hindi naman tayo mauli. Matutulog yung dalawang bantay. Magkasama naman ni Magno at napulong. Sige na! Doon, ha? Napakagala mong tao. Eh, kung hindi ka ba naman layas na layas, kaya hindi mo makikita yung mga yun. Wala. Kaya nakita ng mga gwardiya? Hindi ko. Natutulog sila. Ate Nilay. Eh! Wala Nilay.
Subuhan niyo na po siya. Bakit ka naman tinalihan ang mga kasamahan mo? Hindi ko sila mga kasama. At ako yung pensyondalo. Sabi ko na nga ba eh. Boy, talagan mo ko. Bakit na niya siya kinalagan? Anong ba si Saredo? Wala. Malvina, nagarito ba matandang to? Oo, oh, Marlo. Sa libis siya nakatira. Lola, bakit naman ho kayo nakiala? Hindi niyo ba nalalaman na sa ginawa niyo yan, maaari kayo mapahal? Wala ba ako sa kanya? Naawa! Sarendo, naawa ka ba sa matanda? Marunong ka ba maawa? Anong ibig mo sabihin, Magno? Alam mo, Sakang, ako'y marunong kumilala ng utang na loob. Dahil si Sarendo'y nahirapan sa paghila ng kariton, ay gagantimpalaan ko siya. At nang hindi naman siya maingit sa amin dalawa ni Baldina. Isang matanda, isang bata. Maganda yan. Ngayon lang ako makakita niyan. Patayin mo na ako, Magno. Sa isang babae. Matanda at dapat ikalang. Ah, ganun, ha? Dahil sa siya'y nagkasala sa amin, nararapat lamang na parusahan ko siya. Sakang! Tuloyin mo ang ayaw gawin ni Sarendo. Ako? Magno? Ayaw ko nga! Ang tanda-tanda na! Sakang! Tuloyin mo! O, naro po! Ba't ang gusto ni Magno eh? O, sige. Tayo ng dalawa. Sige! Tanda-tanda nito eh. Gusto mo na, ha? Sige! Manonood kami! Magsuwerte ka, Sargento. Dalaga pa ang matanda niya. Dalaga ang matanda, ha? Sakang,
Nahuli namin sila, tumatakas eh. Tumatakas ha? Dar, pinagmalupitan ko na ba kayo? Ha? Ay! Talaga bang taga rito sila? Oo, Magno. Kung maaari mo sana, huwag niyong tangkain tumakas. Mabait naman si Magno. Ito ang tanda nyo. Kapag nagtangka kayo muling tumakas, ay susunugin ko kayo ng buhay! Sige! Ibalik sila! At bantayang mabuti! Sige! Ha! Ayos, Magno! Sayang, hindi mo nakita! Maliskas kayo eh! Palo mo sa kanya! O nga, Magno! Sige! Igapos na yan! Ay, tanda! Makakaalis ka na! Boston. Ah, hindi na. Ang tungkol doon, ha? Lola, Lola! Oh, masalamin na. Wala silang matanda ka at pinawalan ka. Balbina, umahanga ako sa'yo sa ginawa nating pagpaparusa doon sa matanda. Hindi ba't yan ang nararapat sa ginawa ng kasalanan? Doon sa bagay nga. Ah, siya nga pala. Sino yung tauhan mo na kapalit? Hindi ko siya tauhan. Siya isang sundalo na binihag namin. Pero... bakit ba yan ang pag-uusapan natin? Magno, ang mga tauhan mo. Magno. Hindi
Inay! Inay! Oh. Ah, hindi pa kayo nananawag ng bahay? Hindi ho. Hindi nga ho. Okay. Ayos ako pala. Nadinig mo yung putok? Oh. Ano nga ho ba yun? Ako eh. Yung bang ating mga kalayon. Eh, sa atang lumipat bayan, nahuli ng mga tauhan ni Maglo. Sige, magsara na kayo. Sige, mag-ano, maglata ka lahat ng mga katulungan. Sige, sige. Magsara niyong mabuti bitan, ha? Sento, mamaya, hiluran mo ako, ha? Oo ka, sabi ko sa'yo. Inay, Sido, ano pa ginagawa niyang dalawa dyan? Ba't isilip ng silip? Eh kasi, inaalila nila yung sundalo, eh. Pinag-iigit nila ng tubig. Hindi ko inaalila, eh kung kayong makita, baka higit pa sa nila ang gawin sa inyo. Lalo na ikaw, Minay, hindi ka nakaayos matanda. Eh kung... Eh, kung anong kami sa iyo, pagsamantalaan ka. Kagaya niyan, yung isang gabi, nabalitaan ko. Yung daw si Marlo, yung puno ng tulisan. Yung daw natulog sa bahay ni Balbina. Oh, eh, yan naman ang gusto ni Balbina, eh. Anong gusto ni Balbina? Baka nalilimutan mo, lahat ng kagusto ni Marlo, hindi maaaring sumuhay si Balbina. Kaya, anak, mag-ayos na. Mag-ayos, patanda ka na, mag-ayos, patanda. Senda, halika nga. Ayusan mo ito, anak ko, ayusan mo. Baka mamaya, isa man sa matulisan niya nang makakita sa iyo, pagsamantalahan ka. Naku eh, pag nagkataon na lahat, alin sa dalawa mangyari, baka patay ako ng tao o mapatay ako. At saka isa pa na, anong mukha ay papakihanap kuya Eseng? Kung mapahamak ka. Hindi kayo nag-iingat, oo. Tay, hanggang kailan kaya yung mga inhi? Ewan ko ba? Palagay ko eh, magtatagal yan yung mga hayop na yan. Hindi raw sila aalis dito hanggat hindi natatakpuan yung kayamanan ng Santa Quiteria. Dati ba naman ikaw eh, naglilihim sa akin? Bakit kita paglilihiman? Ang totoo niyan, kung talagang alam ko na may kayamanan dito, ay ituturo ko sa inyo. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan dahil sa... Hindi kita pinagdamutan. Eh, wala ka ba naririnig na usap-usapan ng mga matatanda riyan? Na maaaring magbigay baka sa aming inaanap? Sino mo, Magno? May 5 taon na kumalat ang balita na ang kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng simboryo. Hinukay nila yun, ngunit wala naman silang nakita. Isang beses naman eh, kumalat din ang balita
na ang kayamanan eh, nakabaon sa ilalim ng altar. Wala rin naman sila nakita, kaya sa palagay ko yan, usap-usapan na lamang yan ang mga matatanda. Hindi. Basta't matibay ang aking paniniwala. Natutuwa ang alamat na yan. Kahit alugugin ko ang buong bayan ito, hindi ako tutubo. Hanggat hindi namin nakikita ang aming inaanak. Baldina! Magandang araw po. Isang sagay nga. Kaya ang tutulong, natutubo isang tagal ito. Ano yung isa nang huwala? Sarang, bigyan mo nga ng maain ng itong kaibigan natin. Ileng, nalalaman ko hindi ka maaari magsinungaling sa akin. Aba, hindi ho, Ma'am Magno. Tatanungin kita, saan nakatago ang kayamanan ng San Capiteria? Kayamanan? Nakatago? Ah, meron nung kayamanan dito, pero hindi nakatago. Saan? Purong sa amin. Ayan, kaharap ninyo. Saan? Saan? Ayan, si Baldina ang ipinagmamalaking kayamanan namin dito. Gago pala ito eh! Kilen, nalalaman namin na si Baldina ay isang kayamanan. Pero malibang kay Baldina, meron pang isa. Ha? Ah, ang isang kayamanan pa dito sa Santa Quiteria ay ang tupa ni Baldina. Bayan ay may mga bantay. Alam mo yung indaang patungo sa kuweba? Oo. Oo. Doon. Hihintayin ko kayo doon. Ha? Sige na lang. Kamapahamba ka po niyo. Basta mag-ingat lang. Sige na. Ang kalimutan yung indaang ha? Santong bata ka. Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Hindi ba nalalaman ang kahinatan ng ginawa mo? Ang tatay niya, si Ariel ay isang sundalo. Hindi niya na ba naisip na maaaring siya lamang makatulong sa akin? Eh, sundalo kay hindi pa man siya. Anong magagawa niya laban sa mga tulisan? Nag-iisa siya. Eh, lalo mong walang magagawa yun habang bihag siya. Totoo po yun. Ang mga sundalo ay madaling gumawa ng paraan. Basta't sa pamaraan ng labanan. Ay, tumigil ka nga dyan. Sobrang nervyos nang inaabot ko. O, sasama na kayo.
pagkain niya. Na pumaligid si Balbina kasama si Magno. Mahina po na kung nalalaman niyang may kinalaman ka sa pagkakasundalo. Ato, Lubino! 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 Oo. Ano ba siya, Kamala? Hindi ba kailan ka ba pinatatawag ni Maldo? Eh, kasi nag-bibig pa ako eh. Ganito ba kanya? Hangin mo! Oo, susunod ako. Paano gagawin natin? Pero, tayong dalawa, huwag kayong mananawag ng bahay. Kahit may tumawag, huwag kayong sasagot. Para malaman nilang walang tao dito. Ha? Kaya nasa dyan. Kapag nalaman ko, kung sino man sa inyo ang tumulong sa pagtakas ni Sareto, ay papatayin ko! Ngunit hindi yan ang mahalaga sa pagpupulong na ito. Sapagkat, anumang oras mula ngayon, ay darating pa ang iba kong mga tauhan. At ito ay tanim nyo sa inyong mga isipan na hindi kami aalis sa bayang ito hanggat hindi namin nakukuha ang aming pare! Ang Magno, magagawa po ninyo lahat ng inyong ibig gawin, pero paano po namin ipagdadapat ang isang bagay na hindi namin nalalaman? Lupino, ikaw ang kinikilala ng mga tao rin. Kaya tinitiyak ko sa'yo na malaki na alalaman mo. Sabihin sa'yo lahat ng lakad ko. Mataras ka magsalita. Baka nakalimutan mo na na malaki ang utang na loob mo sa akin. Utang na loob? Ang payagan mong pilitin ako ng mga kaibigan mong tulisan ng pagtalik sa kanilang bihan. Oo, ano mo na ikinagagalit mo ron? Magandang lalaki naman si Sargento, di ba? Balbina, huwag mong ipalis ang aking pagkababae sa'yo. Ngayon ka pa nagmaling. Naroon niya sa manak ay dahil sa kagagawa ng mga kaibigan mo. Wow. Mabuti na lamang at hindi ko nakakalimutan na tayo magkababata. Ano naman dadalhin itong pagkain? Natatangkot, kaingin. Baka nakalimutan mo na kausap ni Magno ang tatay. Alam ko. Pero may usapan na kami na dadala ko siya ng pagkain sa kayo. Ninay, mag-iingat ka sana. Makamahalata ka ng mga tanod ni Magno. Ano ba? Kala ko hindi ka na pinayagan ng tatang. Dumiretso ka na ng lakad. Malayo ka na. Ay, salamat.
Bilan mo, ate. Baka nagugutom na si Sargento. Tulungan mo ako. Hirap. Oh, sige. Uy, dito ka lang. Walang babanter yan. Nagugutom. Alam mo, hindi ako agad nakaalis sa bahay eh. Kasi si Magno, kinuyong lahat ang mga mama mo yan. Nasaan ba sa lola mo na gusto ko siyang makausap? Ah, wala ang lola ko sa bahay. Nagpunta nga siya dun sa pulong ni Magno. At ngayon, hindi nga kami nagkita kanina. Bakit nga ba gusto mo siyang makausap? Nagkasala ako sa kanya nila. Nagkasala? Ano po sa kasala? Hindi ko may papaliwanag. Yun ay kagustuhan ng pangkat ni Magno. Handa akong ituwid ang mga pangyayari. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Wala naman. O talagang walang maaaring makapagsabi sa'yo? Sige, kumain ka na. Baka hinihintay na nila ako sa bahay eh. Natatakot mo kung sakaling makatapos si Sarento, mag-iisa lang naman siya. Hindi mo ako naintindihan, Balbina. Anong malay namin na baka tumawag ng saklolo si Sarento? At alam mo namang hindi kami maaari umalis sa bayang ito nang hindi namin dala ang aming pakay. Kung ganun pala eh, sa sandaling mapasayin niyo na ang kayamanan. Iiwan naman ako. Hindi. Sasama kita. Sapagkat nalalaman kong ikaw lang ang nakatulong sa amin. Kaya pakiusapan mo ang iyong mga tanayon. Sabihin mo sa kanila na sabihin sa amin kung saan nakatago ang aming inaanak. Sapagkat sandaling dumating dito ang pangkat ni Sarento, ay tinitiyak ko sa iyong mapaparamay silang lahat. Huwag ka mag-alala, Mag. Marami pa tayong tanong. Kung tumawag man ang Lola si Sarento, ay nakala ko bago sila dumating dito,
ay nasa atin na ang kayamanan ng Santa Fe. Sargento, ito ang pagkain padala ni Nina. Kaibigan ko siya. Huwag mo na akong nilangin. Kilala kita. Ikaw ang kasama ni Magno noong isang gabi. Ako'y nagbabalot kay Lama upang matulungan ko ang aking mga kababayan. Kung ako ba'y talagang kasama nila Magno, pupunta ba ako dito na nag-iisa lamang? Samantalang, nalalaman ko nandito ka. Anong kailangan mo sa akin? Ako si Balbina. At yan ang pagkain ipinadadala sa iyo ni Ninay. Alam mo, Sarento, nung maliliit pa kami ay dito kami madalas maligo ni Ninay. At kami lamang nakakaalam ng lagusan ng yunig na yun. Kaya hindi ka dapat mabahala. Anong ibig mo sabihin? Nakalimutan mo na ba na alam kong nakipagtali ka sa isang matanda? At marahil naman ay, alam mo na rin na si Ninay at ang matandang ito. Huwag natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Mahihain ka pala, Sargento. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Ang kaligayahang dinanas ng isang tao, kailanman ay hindi dapat ikahiya. Bakit ang tagal mo? Eh, ang tagal ni Tatang eh. O siya, itali mo na lang yung kabayo tapos magbantay ka rito, ha? Oo. O sige. Ariel? 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 Dinaramdam kong naasaso ko, ha? Kasi hindi kami agad pinayagan ng tatay ko, eh. Pero napapaniwala ko na rin siyang malaki yung may tutulong mo. Kaya siya na mismo ang kumuha ng kabayang sasakyan mo. Ay, hindi na tuloy kita napagdala ng pagkain. Nakarating naman yung pinadala mo. Anong pinadala? Yung pagkain pinadala mo kay Balbina. Si Balbina? Na pa rito? Oo. At sinabi niya rin siya na siyang nagmungkahi na ikaw yung magbalat kayo.
upang makaligtas sa pangkat ni Magno. Ninay, nung gaming tulungan mo ako sa pagtakas, naginala na ako na ikaw at matandang yun ay isa. Tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Baka umabot dito ang pangkat ni Magno. Mabuti pa'y tumakas ka na. Sige natin, iwanan mo na ako rito. Hindi kita maaaring iwan sa ganitong kalagayan. Kaya kong pangalagaan na aking sarili. Ang mahalaga ay makaabot ka sa San Antonio. Sige na rin, utang na loo. Magno, wala sila eh. Imposible wala sila rito, Magno. Anong ginagawa ng bata? Hindi kaya... Hindi maaari. Iisa ang lagusan ng kuweba. Sakang, tingnan mo sa ibaba. Bruno! Magbantagin yan! Ariel, ang mga taga dito ay maghihintay sa'yo. Mag-ingat ka, Ninay. At kung may pagkakataon ka, lisanin mo lugar na ito. Diyan ka! Thank you.
Alam ko na ang karamihan sa inyo ay hindi pa nakakahawak ng armas. Ngunit yan ay ipagsasapalaran natin. Kung ako ay hingi ng tulong sa kampo, baka wala na tayong panahon. Maalin sa pagkakatakas ko ay nanganganib ngayon ang buhay ng inyong mga kanayon. Mabuti't masasaksihan niyo ito. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang pangyayaring ito. Ngunit, gaya ng nasabi ko na, napapatayin ko ang sinumang tumulong sa pagtakas ni Sarento. Ang mag-anak na ito. Ang siya tumulong sa kanya. Kaya't nararapat lamang na igawad ko sa kanila ang parusang kamatayan! Mang, dito yung sa puno. Sino ang mga yan? Huwag ka mag-alala. Yan ang sinasabi ko sa mga taga-rito. Garito ho kami, ah. Wala mo kayo makakausap ng aming pinuno. Alam namin taga rito kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Mananatili lamang kami dito ng pansamantala. Ngunit, huwag kayo magbabalak na lumaban. Pagkat mamamatay lamang kayo. Kaya, pababayin sila.
Pinabalaan namin kayo. Huwag kayong susunod! Hello! Punta mga kabayo. Upo. Ano yung mga barit? Kapag kumilos pa kayo, ay sasabog ang buo ng babae ito!
Inisip. Inisip. Sa pinong.